Baka nakalimutan yung teritoryo ko to. Dito, upo ko lang. Madalas siyang gumaganap bilang sidekick ni FPJ sa mga pelikula. Kinagiliwan ito dahil sa masayahin at makatotohanan niyang pag-arte sa pinilakang tabing. Halika at kilalanin natin si Berting Labra. Naalala niyo pa ba siya? Alamin natin ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Ano nga ba ang sinapit nila sa kamay ng mga Hapon? Paano ba siya naging artista? Bakit siya nabilanggo sa mahabang panahon? At ano nga ba ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw? Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Berting Labra o sa tunay na buhay ay si Roberto Labra ay sinilang noong April 17, 1933 sa Maynila. Ang kanyang ama ay mahusay na boksingero na si Francisco Labra na dating kampyon sa bantam at featherweight division. Taong 1939 ay nadiskubre ni Fernando Po Sr. ang noon ay nasa 7 taong gulang pa lamang na si Berting Labra dahil nakitaan siya ng malaking potensyal sa pag-arte. Kaya naman dito na nagsimula ang kanyang karera dahil palagi siyang isinasama sa mga ginagawa nitong palabas. Subalit hindi pa nagtatagal ang buhay showbiz ng batang si Berting ay bigla namang sumiklab ang digmaan sa bansa. Dito ay nasaksihan niya ang ginawang pagpapahirap ng mga sundalong Hapon sa kanyang ama hanggang sa tuluyan na itong nalagutan ng hininga. At pagkatapos ng gera ay kinukup siya ni Fernando Po Sr. at itinuring siya nito na parang tunay na anak. At sa pagtira niya sa bahay ng pamilya po ay naging malapit sila magkaibigan ni Ronnie o mas kilala natin ngayon bilang Fernando Po Jr. Si Berting Labra ay madalas na isinasama ni Fernando Po Sr. sa mga ginagawa nitong pelikula tulad ng Palaboy ng Tadhana noong 1947. Ngunit noong 1951, ang kanyang kaisa-isang sandalan at itinuturing na pangalawang magulang na si Fernando Po Sr. sa kasamaang palad ay bigla ang pumanaw dahil sa kagat ng aso na labis nitong ipinagdalamhati. 1955 naman na magkaroon ng proyekto si Ronnie Po o Fernando Po Jr. at dito ay kinuha niya si Berting Labra para sa pelikulang Low Waist Gang noong 1956 na naging box office hits na talagang pumatok sa takilya. Mahusay umarte si Berting Labra dahil parang totoong totoo ang pagganap nito. At dahil dyan ay nabigyan siya ng parangal bilang Pama's Best Actor sa pelikulang Ano Ba Choy noong 1962 at muling nasundan niya noong 1964 bilang Pama Supporting Actor sa palabas na lumuluhang komiko. Taong 1967 naman ay nakasama siya sa television series na The Longest 100 Miles. Ngunit sa panahong ito ay isang pangyayari naman ang bumago sa buhay ni Berting Labra. Yan ay nangdukutin siya ng Big Four Syndicate na isang kinatatakutang sindikato lalo na ng mga taga-showbiz. Dahil ang modus ng grupong ito ay dudukutin ng mga artista at hihinga ng pera. At pagka hindi nakapagbigay ay bubuhusan ng nakakapinsalang likido sa muka. O kung hindi naman ay wawakasan ang buhay nito. At nang dukutin niya si Berting Labra ay kaagad itong pinalo ng baril sa kanyang dibdib at hinihinga ng 5,000 piso. Subalit wala talagang maibigay si Berting. Kaya naman kinuha na lang ng mga ito ang kanyang mga suot na mahalagang bagay sa kanyang katawan at pinagbantaan siya na papatayin pagka hindi nagbigay sa susunod. Ito na din ang naging dahilan ng pagbagsak ng karera ni Berting Labra dahil wala nang may gusto na kuhanin siya sa mga pelikula. Noon kasing malaman ng mga producer na hinahunting si Berting ng Big Four ay natakot ang mga ito na baka pati sila at mga artista ay madamay. Dahil dito ay naghirap si Berting Labra at sinabayan pa yan ng matinding takot sa grupo na baka tapusin ang kanyang buhay. Pero nagkaroon naman siya ng lakas ng loob nang pumalag sa sindikato si Fernando Po Jr. at ERAP at tumulong din ang Task Force Untouchable na isang grupo na binuo kasama ang mga NBI at kapulisan para buwagin ang Big Four. Dito na din isinalaysay ni Berting Labra ang kanyang naranasan sa kamay ng mga sindikato. Maraming pinuruwisyo ang grupong ito at di umano sila din ang tumapo sa buhay ni Jess Lapid Sr. noong 1968. At pagkatapos nito ay nasawata din ang Big Four Syndicate. At pagkatapos noon ay nakapamuhay na ng normal ang mga taga showbiz, ganun din si Berting Labra. Ngunit pagkatapos naman ng isang taon, noong 1969 ay nadamay naman si Berting sa isang shootout kasama si Eddie Fernandez na ikinasawi ng naengkwentro nila na si Renato Pangilinan. Nahatulan sila ng murder at nabilanggo ng halos 13 taon. Taong 1982 nang siya ay makalaya, tinulungan siya ng kanyang kaibigan na si FPJ upang makabalik sa showbiz. At simula noon ay halos lahat na ng pelikula ni Fernando Po Jr. ay ginawa siyang sidekick.
Kaya naman dito na muling nakabangon si Berting Labra, kasabay ng muling pagkislap ng kanyang karera. At umabot nga ng mahigit 100 pelikula ang kanilang pinagsamahan. At ilan naman sa mga pelikulang kanyang ginanapan ay ang Batas ng 45, alias Boy Kuno, Sala sa Init, Sala sa Lamig, Ang Dalubhasa, Ayos na ang Kasunod at marami pang iba. Nakasama din siya sa palabas sa TV gaya ng Richard Love Lucy, Ipaglaban Mo, na kung saan ay gumanap naman siya bilang Mangkanor, Pangako Sa'yo bilang Pepe noong 2001. Ngunit noong December 11, 2004, ang pinakamamahal niyang kaibigan na si FPJ ay sumakabilang buhay na. Kaya naman labis itong dinamdam ni Berting Labra. Pagkatapos nito ay unti-unti na ring tumamlay ang kanyang karera dahil na din sa pagkupas ng action movies. Taong 2007 naman ay ang huli niyang pagganap sa pelikulang Monay ni Mr. Sholi kasama si Leo Martinez. 2008 naman ay nagkaroon sila ng salo-salo kasama ang ilang mga sikat na artista na nakasama niya sa industriya, kabilang na din ang may bahay ni FPJ na si Miss Susan Roses. Dito nga nila masayang ninilay-nilay ang nakaraan. Dito na rin na ikwento ni Miss Susan kung gaano sa kanila naging mabait at naging mabuting tao si Berting. Ngunit noong 2009 ay nang maisugod sa ospital si Berting Labra dahil sa kanyang sakit na emphysema. Subalit hindi nagtagal ay humina na ng husto ang katawan nito. At sa kaparehong taon, noong February 10, ay tuluyan ang pumanaw si Berting Labra. Pumanaw siya sa edad na 75. Maraming nagluksa sa kanyang pagkawala dahil isa na namang batikang artista ang nabawa sa industriya ng pinilakang tabing. Ano idol, ano masasabi mo? Isa ka ba sa humanga sa ating bida na si Berting Labra? I-comment mo naman sa baba. Salamat po sa panonood.